likha sa kalingat pang unawa. Mangyari ang iyong diwa sa langit at sa lupa. Bigyan mo ng sapat ang lahat sa araw-araw. Turuang magparaya gaya ng iyong gawa. Iadya niyo kami sa pagmamataas upang maiwaksi ang lupit at dahan. At sa pahang lumikha ng pamalya ng payapa sa kalikasan ka buhayan, kakanyahan, paniniwala. Ang balagtasan sa pumuno ng ating kaisa-isang kaibigan, walang iba kundi si Ginoong Danny Peralta, na siya po ang unang-unang naging pangulo ng Tagalog Association of Australia. But sa kasalukuyan, ang ating pong pangulo ay walang iba kundi si Ginoong Cesar Bartolome. At ang inyong mga lingkod, ang pangalawang pangulo. At sa balagtasan din po ito ay kasama rin po natin si Ginoong Rado Gatsayan, si Ginoong Eric C. Maliwat, at si Ginoong Danny Peralta bilang lakandiwa. Ang tema po ng ating balagtasan ay kung kaya ba o hindi kayang magkaisa nating mga Pilipino. Ang Departamento po ng Edukasyon sa Pilipinas ay nagsasaad na ang buwan ng Agosto ay buwan ng wikang pambansa. Wikang katutubo tungo sa isang bansang Pilipino. Bago po natin simulan ang ating balagtasan ay nais po muna nating ihatid sa inyo ang pagbati mula po sa Embahada ng Pilipinas dito sa Australia. Nais po nating ihatid sa inyo ngayon ang mensahe ng ating kagalang-galang na Ambassador Maria Helen de la Vega. At ganun din po ang Consul General na nandito naman sa Sydney, Australia, ang ating kagalang-galang na Ezedin Tago. Mainit na pagbati sa Tagalog Association of Australia. Ang pasuguan ng Republika ng Pilipinas sa Australia ay lubos na nagagalak na sa kabila ng mga pagsubok na ating pinagdadaanan dulot ng pandemyang COVID-19, ito ay hindi naging balakid sa mga kumakatawan ng TAA upang ipagdiwang ang buwan ng wika sa pamamagitan ng isang balagtasan at ibahagi sa ating mga kababayan sa Australia ang likas na yaman ng kulturang Pilipino. Ang sumali o lumahok sa balagtasan ay isang pagpupugay sa talino at malalim na kaisipan at pangunawa upang ipaalam o ipadama ang iba't ibang pananaw sa mga nangyayari sa kanyang kapaligiran. Ang pagdalakay sa pagkakaisa ng Pilipino ay napapanahon. Ang magkatunggali na pananaw sa paksang ito ay magbibigay rin sa atin ng pagkakataon na manalamin at tunghayan ang ating mga kilos at gawa kung ang mga ito ay may kabuluhan, kabanalan at kabutihan o hindi kaya ay nangangailangan pa nating pagbutihin. Sa bandang huli,
ang ibig nating lahat ay maging huwaran at ulirang Pilipino na sumusunod sa yapak ng ating mga ninunong bayani, may busilak na puso at malalim na pananalig sa puong may kapal. Isang masayang pagdiriwang ng buwan ng wika, mabuhay ang balagtasan at ang Pilipino. Salamat po. To the Tagalog Association in Australia, I would like to congratulate you for holding, for the first time, I guess, the Buwan ng Wika, both online on Facebook streaming, also on 98.5 FM, and actually holding it all together. I know that you had canceled this at first, but have decided to hold it and keep it on. Isa ito buwan, bawat taon sineselebrate yung buwan ng wika sa Pilipinas. Importante din to sa pangalawa at pangatlong mga henerasyon ng mga Pilipino. Ang tatay ko Pilipino pero nanay ko hindi. Hindi kami nag-uusap ng Tagalog o Pilipino sa bahay. Kaya ang Pilipino na lingwahe ay ang huling natutunan ko. Kaya naintindihan ko ang hirap ng mga bagong generation, lalo yung mga nasa ibang bansa, para mag-aral ng Philippine language. Honestly, kung ako sasali sa balagtasan yun, naku, zero talaga ang mangyari sa akin yan. Pero, kaya manunood ako, bilib ako sa mga kabataan ngayon na marunong hindi lang mag-Tagalog pero mag-balagtasan din. I hope you have a younger generation also joining. Congratulations to TAAA. We will be watching you and we support you. Yung mga iba, karamihan ng mga personnel namin sa embassy, mga Bisaya at saka mga non-Tagalog, kaya they join me in understanding that buwan ng wika hindi lang wikang Tagalog pero lahat ng mga dialekto, kung nasa Mindanao ka o Bisaya, ang importante, we are united in being Filipinos. We should not allow our different languages to segregate us and separate us. Again, mabuhay ang Pilipino, mabuhay ang Pilipinas. Salamat po. At ngayon mga kaibigan, ay narito po ang Balagtasan 2020 natin sa inyo ng pamunuan ng Tagalog Association of Australia. Sa simula ay pagbati at masayang pagpupugay. Ang handog po namin sa mga nakikinig at nanonood ng mga kababayan. Dalangin ko'y lagi kayong patnubayan ng may kapal at makamtan araw-araw ang payapang pamumuhay.
Kami po'y muling maghahandog sa inyo ng kasiyahan. Balagtasan ng Tagalog Association of Australia ay muling ibibigay. Apektado man tayo ng COVID-19, sa himpilan ng radyo at Facebook inyong maririnig. Tagisan ng dalawang pangkat, mga makatang magtatalo at tunay na makikisig. Ngunit bago magtanungan, pakilala muna tayo. Ako po si Danny Peralta, laki at tubong Bataenyo. Sa balagtasan pong ito'y lakandiwa ang papel ko. Mabait na lakandiwa ang matalo, pupugutan ng ulo. Maswerte raw tayong mga manggagawang ng dayuhan. Dahil dito'y masagana at ang sweldo pa ay dolyar. Ngunit dito ay meron ding masaklapang kapalaran, biktima ng pangapi sa trabahong napasukan. Pag ganyang may manggagawang biktima ng pang-abuso na ang lalong mas marami kapwa nating Pilipino, marapat lang na kubilos tayong mga naririto upang mali matigil na at ang salay maiwasto. Subalit kung ang kikilos ay ilan lang at di lahat, ay malabong makamtan ang pagbabagong hinahangad. Kailangan ay magkaisa, magkabuklod, magkayakap. At yan ngayon ang siyang paksang sa inyo ay ilalahad. Ang tanong ay kaya ba o hindi kaya nating mga Pilipino na totoong magkaisa? Sa jabagang lagi, tayong walang paki, kanya-kanya, o mayroon pa ba tayong tinatanaw na pag-asa? Bukas ngayon ang himpilan sa nais na makilahok. Tiyakin lang na ang sasali, ang utak ay di bugok. Balagtasan ay di biro, talino ang siyang pampukpok. Talino rin ang panangga, pansalag sa bawat suntok. Ako ngayon ay nagaanyaya sa mga panauhing naririto. Kung ikaw ay game, makilahok na kayo. Matira matibay, ang pamukpok ay inyong talino. Dahil kung mapuro lang inyong utak, huwag ka nang pumunta dito sa himpilan ng radyo. Sa mabunying lakandiwa at mga kababayang naririto, ako po ay si Rado Gatchalian, bumabati po sa inyo. Humihiling na sana po'y tanggapin dito sa radyo, kasama kong mambabalagtas, may bikas at talino. Hindi na po ako liligoy pa. Isang tanong, isang sagot. Kaya ba nating mga Pilipinong magkabuklod-buklod? Yan ba'y dapat sagutin pa? Kitang-kitang very obvious. Lahat dito walang duda, definitely, oh yes, of course. Ang makatang sirado ay akin ngayong tinatanggap. Halika dito sa himpilan ng radyo at huwag ka diyan sa labas magpasikat. Pinasok mo'y balagtasang tagisan ng mauutak. Kung kukunti ang baon mo'y pwede ka pang makatras. Salamat po, lakandiwa. Hindi kayo mabibigo. Sanay ako sa bigkasan, diodo, arnis, larong piko. Balagtasang nilahukay, hindi lamang tatatlumpo. Tatlumpo kung nakalaban, ngayon nasa mental pa po. Dahil idiniklara na ni Rado na ang kanilang panig ay sakaya, meron bang sasagupa sa pangkat na ito upang tibagin sila? Lumapit lamang at ipahiwatig na hindi kayang magkaisa mga Pilipino dito sa Australia o kung saan mang mundo sila nakatira. Ross Aguilar po ang inyong gabay at kaibigan. Tanging hiling dito sa radyo, ako ay salubungin. Para sa inyong kaalaman, mga madlang people, kami ang hari ng balagtasan mula noon hanggang ngayon.
kung kami ang tatanungin. Pilipino'y puro pasaway, masaklap mang tanggapin, pero ito ang totoo. Aming isisiwalat, istoryang away doon, away dito, naturingang magkababayan, yun pala'y kalaban. Magtuloy ka kung totoong sa bakbakan ay handa ka. Kundi naman, diyan ka na lang sa labas at wag na dito magkalat pa. Dito'y walang karapatan ang mapurol pagkat baka tayo rito ay batuhin ng mga nanonood at tuluyang umalis sila. Lakandiwang tunay, tinig ko'y pakinggan. Huwag mag-alinlangan sa aming talinong taglay. Bilang patunay, kung inyong mamarapatin, mga katunggaling sumubok, simenteryo ang binagsakan. Wow. Yamang kapwa, narito na ang mga makatang maglalaban. Simulan na agad natin itong ating balagtasan. Urang tindig ay sirado sa ating palakpakan. Pag pumalpak, saka natin paunlanan ng masinggan. Rado Gatchalian po, ngayon ay naririto. Tubong Pangasinan, handang makipagtagisan ng talino. Kung kayo'y naghahanap ng sakit ng ulo, ang aming pangkat ay subukan ninyo. Cesar Bartolome po ang aking pangalan. Katagalugan ang siyang pinagmulan. Kaya magkaisa ng Pilipino ang aking ipaglalaban. Sa tagisan ng katwiran, tiyak, taob ang kalaban. Ngayong nakita na ninyo ang bagsik ng pangkat na kaya daw magkaisa. Sa kabalang panig, mga gumigiring parang tandang sa tingin ko'y gusto nang kumasa. Pangkat ng hindi kaya, sa ngayon ay magpapakilala. Salubuhin natin ang masigabong palakpakan kasama ng padyak at hiyawan. Inyong lingkod, Ros Aguilar, Bulakenyong tunay, magaling na makata, hari ng balagtasan. Katwirang ko'y hagupit, sa katawan ay lumalatay. Ang sino mang hahadlang, matalang walang latay. Eric Maliwat po, isang writer na sa inyo ngayon ay nagpupugay. Tubong Marikina, tribo ng matatapang. Maraming revolusyon dito ang nagdaan. Ipinakikita ang lubos na katapangan na siyang nagbibigkis ng samahan sa himagsikan. Marangal na mga panauhin, pakiusap sana'y dinggin. Maupo lamang, makinig at wariin. Ito ang dapat nating gawin. Pagkakataon po ay ating ibigay sa mga makatang magtatagisan ng kanilang katwiran. Hayo na at simula na ng mga pangkatang tagisan. Huwag hayaang mga panauhin ay mainit at mag-alisan. Mahigit na 7,000 ang isla ng ating bansa. Bawat bayan mong puntahan, iba-iba yaong wika. Iba-iba ang ugali, kanya-kanyang paniwala. Ngunit tayo'y isang lahi na nilikha ni Bathala. Dahil isang lahi tayo'y nakaukit sa isipan at puso ng Pilipino ang diwa ng makabayan. Kaya pag may inapi, kung may dapat ipaglaban, handa tayong magkaisa, kapit-bisig, damay-damay. Bakit tayong mga Pilipino taon-taon'y nagdiriwang niyang ating tinatawag na araw ng kasarinlan? Ito kayang bansa natin ay malayang matuturan kung nooy di nagkaisa yaong ating kababayan. Noong tayo'y nagkaisang ang diktador ay mapatalsik.
tayong mga Pilipino'y iginalang ng buong daigdig. Ang EDSA ay naging saksi sa lipunang naghimagsik, isang puso at damdamin ang nagtulak na tumindig. Nagkaisa tayo noon, kaya bakit hindi ngayon? Kaya nating magkaisa saan man tayo naroroon. Nagkakaisang tungo sa mabuting nilalayon, isang lahi, isang dugo, isang diwang mayroon. Ang mga bakatang nagpaunay, maliwanag na nagsaysay, anya'y kaya nating Pinoy magkaisa, magkatuwang. Ang kaniyang katunggali, atin namang pakikinggan. Tingnan natin kung talagang ang tuktok nga ay may laman. Kalaban ko pala'y nasanay na palaging panalo. Tumikim ng panalo, umasa ng walang talo. Hindi komot noong araw, Pilipino'y napaikot. Natamasang tagumpay, inasahang walang katapusan. Huwag na tayong lumayo pa. Marami dyan na pamilya, ama't ina, mga anak, mayalitan sa tuwi-tuwi na. Kung pamilya na kay liit, ay di na nga magkaisa. Gaano pa tayong mga Pilipinong isang katerba ang dakilang lumikha 12 ang alagad? Isipin mo, 12, ang isa pa ay naghudas. Kung sila nga nakokonti, magkaisa ay kay hirap. Di lalo na tayong mga Pilipinong sangkatutak. Ang tunay na nangyayari, masakit man kung pakinggan, lagi tayong kanya-kanya. Parang hindi magkakakulay. Problema ng kapwa-tao'y wala tayong pakialam. Kung meron mang pakialam, ay para lang magsiraan. Di nga pwedeng magkaisa tayong mga Pilipino. Karamihan kasi sa atin, may utak alimango. Maayos ang pakisama pag maayos lang ang takbo. Ngunit, pag may problema na, kanya-kanya, labo-labo. Sirado kung magsalita. Akala mo ay lilindol. Si Ross naman, parang sasabog ang bulkang mayon. Ikalawang tindig ngayon ng dalawang nagsasabong. Palakpakang matutunog, muli nating isalubong. Kalaban namin hindi naman reporter ng diaryong tabloid. Ang maganda'y di mapansin, nakikita lang ay bulok. Mas maraming Pilipinong makabayan, makadiyos. Ngunit ang kanilang pinupunay, yung masamang kakarampot. Sa pamilya ay oongat laging merong tupang itim at hudas ay di mawala saan ka man makarating. Ngunit ito'y natural lang at di dapat maging sagwil sa sino mang naghahangad na ang tao'y pag-isahin. Kaya tayo nagbubuklod, nagsisikap magkaisa, ay sapagkat nais natin lumakas ang ating puwersa. Ang hindi mo magagawa at hindi ko makakaya, kaya nating magampanan sa lakas na pinagsama. Sila, ikaw, saka ako, tayong lahat ay may lakas na di kayang maitumba kahit merong maging ahas. Marami sa Pilipino ay may dangal at may utak, tutulong sa kababayan sa halip na magpahamak. Aawatin ko na sana si Rado ng sumandali. Napansin kong si Ross, kanina pa di mapakali. Sila ngayon nagbabalik, mas mainit, mas matindi, para lalong mapasarap. Palakpakan natin muli. Ngayon ko lang napagtantong, alamang ko ay balimbing. Ginigiit na ang Pinoy
ay kaya raw pag-isahin. Pagkatapos, siya na rin itong ngayoy umaamin na hindi raw mawawala ang hudas at tupang itim. Paano mo masasabing tayo'y pwedeng magkaisa? Kung sa tayong sinabi mo'y merong ibang ipipwera, tanong dito'y kaya baga o hindi ba makakaya nating mga Pilipinong magkaisa? Siguradong hindi na! Sa kumpanyang halos puro Pinoy na ang empleyado, siguradong may sip-sip. Vacuum cleaner. Sumbungero. Di baling may matapakan para lamang umasenso sapagkat ang kaniyang moto, mabuhay ang sarili ko. Sinabi mo pa. Di ko naman sinasabing lahat tayo'y puro palpak. Marami rin Pilipinong ibig tayong maiangat. Ngunit, ilan sila't ilan naman yung naghahangad na itaas ang sarili kahit kapwa'y maibagsak? Kung baga sa niluluto, kumukulo na ng husto. Ang bumbunga ng dalawang pangkat, ayaw magpatalo. Kumo ito'y balitaktakan ha, tatahimik muna ako. Hahayaan ko na silang magkabaklian ng buto. Pilipino ay maraming magagandang katangian na ang iba ay manapa sa kulturang nakagisnan. Isa rito yaong ating kung tawagay bayanihan na kung saan bawat isa'y bukas palad sa pagdamay. Ang ugaling ito'y bukal at likas sa ating dugo. Handa tayong makisa saan man tayo magtungo. Mababa ang ating loob, malambot ang ating puso, lalo't kapwa natin Pinoy ang lumapit, nagsusumamo. Dahil dito'y buo pa rin yaring aking paniwala, kaya nating magkaisa sa halip na magkasira. Kaya nating magkabuklod sa dakilang ninanasa, lalo na kung dangal nitong ating lahi nakataya. Palibhasay, laos ka na. Paniwala mo'y panis din. Bayanihang tinuran mo'y malaunang nalibing. Pilipinong recruiter sa abroad na walang puso't kaluluwa. Sa kapwa Pilipino, sila pa ang umaabuso. May kasabihan, tao raw may tatlong uri at klase. Yung una'y gumagawa upang may mangyari. Kalawang nanonood at walang ginagawa. Ang hulit ikatlo, walang utak at manhid. Karamihan sa Pinoy, kundi tagasunod, ito'y tagasulsol. Kulang sa gawa, sa intriga ay sagana. Meron namang sigurista at sakit na teka-teka. Meron ding mukhang pera. Pati mga mata, pilak din. Kalaban namin maganda sana. Kaya lamang, may diferensya. Oh. Marahil, sa konsumisyon ni pinaglihin ang nanay nila. Sa halip na kabutihan ng Pilipino ang ipakita, ang kapintasan natin ang siyapang inuuna. Totoo naman eh. Tayo ay mga Pilipino, kaya ang bawat kasiraan na ipukol ninyo sa kalahi, kayo rin ang tatamaan. Pero kahit na ilan pa ang tulad ninyong may masasamang asal, mas marami pa rin kaming sa bayan ay nagmamahal. Oo. Ako'y Pilipino, walang labis, walang kulang. Kapintasan ng bayan ko'y dala ko rin namang kahihiyan. Katulad mo'y hangad kong magkaisa tayong tunay, ngunit kaya ba o hindi? Yan ang paksa ng usapan. Sa tingin mo, bakit tayong
Pilipino'y kinakayan-kayanan, inaapi, minemenos, minamaliit ng iba. Eh kasi nga, hindi tayo kailanman magkaisa, pansariling kapakanan ang palaging inuuna. Gayon pala, alam mo nang dapat tayong magkaisa? Para itong pang-api sa Pinoy ay matigil na. Bakit hindi ka pa ngayon makisali, makisama? Mas marami, mas matatag, mas matibay, mas may pwersa. Ang salitang magkaisa ay maganda ngang pakinggan. Subalit sa nariritong trabaho ang pinuntahan. Yan ba ay makakain ng sikmurang kumakalam? Yan ba'y pwedeng mairimit sa pamilyang naghihintay? Tigil kayo't malayo na ang narating ng usapan. Magpalamig muna kayo't ako naman ang pakinggan. Ang usapin, lumalabo, hindi ito lumilinaw. Kapag init ninyong ulo'y binayaang mapairal. Nais ko lang liwanagin kung ano ang ating paksa. Hindi natin inaalam kung magbuklod ay okay nga. Palagay ko lahat tayo, mapapata at mapatanda, kumbinsidong dapat lamang magkaisa tayong sadya. Ang tanong ay kaya nga ba nating mga mamamayan magkaisa, magkabuklod, magkayakap, magkadamay? Kayong mga nakikinig at nanonood nitong abang balagtasan, ngayon pa lamang umiigting ang mga labanan. Itutuloy ba natin hanggang buto'y magkabaklian? Anong sagutin niyo bayan? Tuloy ba o hindi? Isang diwa ang minigay.
Hindi nga pwedeng magkaisa ang mga Pilipino na ating kinagisnan sa ating mga ninuno na naging katipunero. Sina Aguinaldo, Bonifacio, sa halip na magkasundo, ay patuloy ang nag-away, nagpatayan na siyang nagdulot ng gulo sa mga Pilipino. Ngayon alam ko na, madali kayong umurong at umayaw. Mga kagaya ninyo ay hindi karapat-dapat natularan. Nalimot na ninyo, bakit ating mga bayani ay pumanaw? Silang nagkaisang maghimagsik tungo sa kalayaan. Nakaugalian na natin ang walang paki at kanya-kanyang buhay. Katamaran at bisyo, tuloy ang ligaya. Aminin ang totoo, Pilipino'y watak-watak, panahon lang ang hahatol sa ating kahahantungan. Ang ating pagkakaisa ay isang pwersa na kaakibat ng ating buhay upang maging sandigan ng ating lakas tungo sa tagumpay. Kaya panahon na upang ibandera natin ang ating karapatan. Magtulungan, magkaisa, habang tayo ay may panahon pa. Ngayong naririnig ninyo ang palig ng dalawang pangkat, kuro-kuro ng bawat isa ay matibay at matatag. Unang panig na may pag-asa daw ang mga Pilipinong magkaisa, ngunit mahigpit ang kabilang panig na patuluyang hiwalaya na. Uunahin ko ang pangkat ng kaya na pagsanibin at magkaisa ang mga Pilipino dahil tayo'y iisang lahi. Handang ipaglaban ang karapatan sa ikabubuti ng mamamayan at bayan. Kung sang-ayon kayo na sila ang dapat manalo, tumayo po tayong lahat, salubungin natin ng matutunog na palakpak kasabay ng inyong hiyawan at mga tadya. Walang tatayo! At sa panig naman ng hindi kaya, na mga Pilipino ay hindi magkakaisa. Dahil sa ugali na kanya-kanya at walang pakialaman, at kung meron man ay para lang magsirahan. Kung sila ang nararapat na manalo dito sa ating balagtasan, tumayo po tayong lahat. Salubungin din po natin ang masigabong palakpakan kasabay ng inyong malakas na hiyawan. Ano ang hatol ninyo, bayan? Salita, bayang pong
kaligayaan. Sigat Jose Rizal, noo'y nagwika, siya ay nagpangaral sa ating bansa. Ang hindi raw magmahal sa sariling wika ay higit pa ang amoy sa mabahong isda. Wikang pambansa ang gamit kong salita. Bayang kong si sa puso't diwa, Pinoy na isinilang sa ating bansa. Ako'y hindi sanay sa wikang mga banyaga. Ako'y Pinoy na mayroong sarili.